Yan. Meron nga pala tayo mga kapatid, no? Si, ayan po, si Dilima, no? Sa mga nagbabagang balita ay house arrest na lamang, no? Yan mismo ay sa galing sa DOJ at sa PNP. Ayon mismo yan sa kapatid na presidente na si Amy Marcos. Na kay Dilima na lang yan kung gusto niya tanggapin o hindi. Sa palagay ko naman ay dapat niya tanggapin yan eh, dahil yan ay house arrest na. So kung sinong di nakakaalam ng ibig sabihin niya, no? Yan po ay house arrest. I strongly urge, no? Ayan, no? Yung sinasabi na extended home furlough. Di ba? Yan ang pagkakaintindi ko pag sinabi mong home, bahay, di ba? So, yan ang nakayanan ng English natin. So, dito mga kapatid, ay meron mo tayo dyan ang nakaano, na may page tayo dyan, ano? Baka naman po pwede nyo kung i-follow din, ano? Sa ating page. Ayon, sa Ferdinand Trending News. No? At yan ay newly created page, no? Sa Facebook naman din, ano? Dahil, maganda daw ang ano dyan, no? Meron daw yung mga, ano matawag doon, mga star-star. Ayon, ano? Ewan ko. Sinabi lang sa akin ng isang nagmamalasakit, no? Na vlogger. At ngayon po ay pag-aaralan natin yung magi-case study tayo na kung saan dito sa, punta tayo sa second complaint. Kahapon ba yun? Ay pinag-aralan natin yung first complaint, tapos may second complaint. Oo. Dalawang beses siya nag-complain. Eh kung hindi na naman magano, magtatatlong complaint siya, ganon. Pwede ba yung ganon? Pag ikaw ay nadulas at nakita mo yung video na hindi ka pala pwedeng na-rape ng 22, eh gagawin mong, ay mali pala, ibahin mo yung statement. So dito, ipapakita ko sa inyo, no, si Bong Navarro po, ay 99% makakalaya. Bakit? You have to consider it na dalawang ang prosecutor, no, city prosecutor, no, ng ano ay nagano sila, no? Dalawang city prosecutor, ha? Ang nag-ano niyan. To be honest, hindi namin inakalang ganung kabilis yung pag-issue na warrant of arrest dahil meron kami at least 3 motions before the honorable court. Kaya yun, ano, may question doon. Tungkol po sa sinabi ng nabigla po sila, paano naman po sila mabibigla? Yung appellate process po ay lahat po yan. Pakinggan niyo mabuti. Participant po sila. Noong nagdemanda po kami sa Taguica Prosecution Office, sila po ay sumagot. Nung napalo po kami, umakyat po kami sa DOJ at petition for review, sila po ay sumagot. At nung natalo po rin dalawang beses sa DOJ, umakyat po kami sa Court of Appeals. Oh, dalawang beses sila natalo. Sa makatuwid, dalawang beses silang nalagay, no, na ano ba tawag dito? Dalawang beses silang natalo, dalawang beses, no, na sinasabi na walang probable cause. 'Di ba? Ito lang si A ang nagsabi na may probable cause. So, ano ibig sabihin natin dito? Ang ibig naming sabihin dito, ha? Ay babatiin ko lang muna pala yung nauna. Ha? Sino ba 'yung nauna na 'yan? Si Mark Aquino Bausas, no? Makakalaya si Idol Cuebong. Yes, makakalaya at makakalaya 'yan. 99% siya makakalaya by bail. Kaya congratulations. Ferdinand Trending News. Ferdinand Trending News. Ferdinand Trending News loves you. Ayan, o, pakisuportahan na lang yung ating page, FB page yan, ano? Yung ating Ferdinand Trending News, no? Paki-follow na lang mga kapatid, no? Parang awa nyo na yan. Ayan, ano? Hindi ko alam kung paano yan, ano? Pero ibig sabihin, yan daw ang trending ngayon. So, susunod tayo sa uso. Sa mga trending-trending, no? So, makakalaya. So, dito mag-aaral tayo ng mga batas, mga kapatid, no? Bagamat kayo ay walang, ano, kailangan nyo ding malaman to, yung second complaint, no? Kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino at malaman ng mga fans ni Bong Navarro itong second complaint. Ito ay hindi alam ni Bong Navarro, hindi niya si Bong Navarro itself sa kanyang asawa niya hindi alam to.
Ang tanging nakakaalam lang nito, yung mga abogado. At saka siyempre, yung medyo na, may access, no? Yung marunong mag-access. Yan lang ang meron. Ang mga vlogger naman ay, ewan ko lang, kung kahit mabasa nila to, hindi naman sila biyasa, no? Sa pag-aano, ay hindi rin nila to mabibigyan ng justice, no? Kailangan kasi dito ay medyo nakakaunawa ka ng batas. Yun. So, kailangan ko ipakita sa inyo mga kapatid, no? I-share ko lang muna itong ating part 2. Yung complaint number 2. At kayo nang bahalang humusga rito, ha? Saan yan? Ayun, ano? Ito po yung resolution number 2, ha? Papalakihan ko lang po yan para medyo malaki. Para makita nyo lahat, no? Importante na ito'y malaki para kita lahat, no? Second complaint to, ha? Ang ibig sabihin nito ay binago niya ang kanyang naunang pahayag. Ang kanyang affidavit noon sa prosecutor, no, ay iniba niya. Binago niya. So, binago niya yung nauna. Yung nauna ay tinalakay natin kung nung isang araw, no? Tinalakay natin yung first complaint. So, ito ay yung tinatawag na second. Yung first complaint, maliwanag yung pagbasa natin doon, walang rape doon ng January 17. Yung unang-una niya. Ang rape ay January 22 and it's a very detailed complaint sheet, no? At syempre, pag nag-complaint ka, syempre meron kang kasamang abogado, di ba? Alangan bang, dito parang iniba niya na yung statement niya eh. Nag-iba na rito, no? Dito naman, basahin natin. So, sabi rito, the second complaint, no? Pending the resolution of the first complaint, Corneo filed a second complaint dated February 7, 2014 against Navarro. So, nung binago niya, she vehemently denies Navarro's allegation that she consented to perform, ayun na nga, yung mga oral sex on January 17. She reiterates that they met sometimes, so it's like, blah, 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 organized man. He took an effort to get to know her until, no, became friends. 2013, joined the Viber community where Navarro surprisingly messaged her. Sibong ito, kumusta ka na? He sent her private messages, personal Facebook account. Eh kung di ka naman magpapano, di ka naman, di ba, mapipilit ka ba kung di ka nagpapakita? Di ba? Magtago ka lang, wag mo lang siyang pansinin, di ba? Ibig sabihin, nakipag-engage ka rin. Kung wala naman siyang ano, di ba, wala, papaasahin mo yung tao, wala naman yun. Finally, their friends, banters through social media and other technological platforms came into fruition. They agreed to meet at her condominium in January 17. Ito na yung pangalawa. Ito yung second, no? Second na... Ito yung second na complaint. Ito na yung binago, no? January 17, 2014, when Navarro arrived, she became preoccupied with her work. Oh, medyo pwede rin yan. Yung sa laptop, no? Kasama pa rin sa complaint 1 yan. Her lady friend to arrive. Navarro called her attention and uttered, ano ba yan? Magkikita tayo tapos trabaho na trabaho. Hindi ka nag-entertain. Ha? Oh, hindi niya to sinabi. Hindi niya sinabi to noong first complaint. Wala yung trabaho na trabaho. Wala naman sinabing ganyan noong una, no? So, bago yan. After her lady friend informed her that she cannot make it on that night, no? Navarro insisted that he stay a little longer. He even joked that we pal allowed to sleep over, but she told him, no, di talaga pwede. Her rejection to his suggestion changed his reaction. So, yung sleep over, parang na rin nakasama yan doon talaga, no, sa first complaint. Pero itong, yung change his reaction, wala namang ganon. He became more aggressive and he caressed her arms and hairs. She moved away to rebuff his advances and managed to reach her phone. Oh, tapos she texted Cedric and Guerrero that she was being harassed. Diba? And that she needs help. Navarro, paano yung inaharas ka tapos nakakapag-text ka? Paano nangyari yun? Habang inaharas ka, nagte-text ka. Diba? Na-type mo pa na, diba, nag-text ka na, inaharas ako dito. Paano nangyari yun?
Navarro then lunged at her, raised her shirt to expose her, ano nga, and started touching her private parts. Diba? Nung ano yan, wala naman yan eh. Nung January 17, wala eh. Ayon nga, at kayo na lang magbasa nito kasi, di ba? Hindi ko mabasa. Kayo na lang magbasa nito mga kapatid, ha? Medyo ano kasi siyo. Ito, dati ito yung kwento ni Navarro. Ganito nga yung nangyari, no? Pero walang force. Dito naman, ay ibinago niya yung kanyang siste, no? Yung kanyang ano, nagparehas na nang sila ng ano, nagparehas na sila ng statement, ano? Pero dito naman sa statement na ito ay pinilit. No? Noong una, sabi niya wala naman nangyari. Walang rapes or whatsoever, 'di ba? Pero ngayon ay nag-iba na, no? Nag-iba na ang ano niya. Eh, pinapalabas niya nga na may nangyari na ganon. At ewan ko ba? At, di ba? Dapat po na yung abogado niya, with all due respect, pupunta sana sa court, sa clerk of court ng Taguig, kukunin anong latest order dyan, may warrant na ba or wala. Assuming may warrant na, dapat mag-file muna ng motion to quash the warrant. Hindi muna mag-surrender. Kasi pag nag-surrender ka, paano ka makalabas dyan? Nababasa nyo ba? Mag-file muna ng petition. Oh, nababasa nyo ba? Pag sa cellphone yata, hindi nyo mabasa, no? Pero hindi ko kasi mabasa yung... Sinabi ko naman sa inyo na hindi ko pwedeng basahin yung iba rin itong parts kasi mga... Baka tayo mga technical, eh, no? So, yun. Nagkaroon ng parang ano rito, ha? Yung aha-aha ko, binabasa ko. Kasi very graphics eh. Sexual ano na eh. Baka kumaano nito. Hindi dahil na nalilito ako or so what. First time ko lang tong babasahin. So ina-analyze ko yung dapat kong sabihin at hindi dahil sa nalilito ako. Hindi ako kailangan malito dito o matakot dito, nagbabasa lang naman ako. Kahit yung iba talaga sabihin na nauutal ka. 'Di ba? He removed his pants and inserted. She kept ayun daw nangyari. Removed pants. Tapos nagkaroon talaga ng penetration. She kept saying no. Cried for him to stop and push him to the best of her ability until he stopped and left the unit. Ayun ang ano, no? Yun yung Tapos composure express me she sent him a text message saying bad boy ka, Cedric called her up to ask her unit number. When Cedric arrived, she was surprised to see that he was accompanied by other people. She felt a call to discuss her ordeal. So many, she waited for them to leave. She revealed a bar of business to Cedric. Cedric offered her help her to report incidents to authorities. Confused and tried, she debated with herself whether she was to blame for Navarro's action. She was ashamed that she was raped on January 17. Does she not want anyone else to know what had transpired? No, however, she decided to set the record straight after Navarro public claimed on him, nang ganun-ganun. Bakit pinapunta mo pa ng January 22? Di ba? Yun ang problema, naging problema rito. Meron pa pala siyang third complaint, no? Ito pa yung third complaint eh. So, napakahaba nito, babasahin, pag-aaralan natin to. So, maigay may backgrounder kayo. No? So, ibig sabihin pala rito, ay binago niya talaga yung statement niya, no? At yung discrepancy noon, hindi siya nagreklamo. Di ba? Nagreklamo daw siya kala Cedric, pero hindi naman sila nagpa-police blotter para na nagkaroon ng medical legal. Sabi naman ni Jocelyn Esteban, naniniwala ako na makakalaya talaga si Bong in Jesus' name. Kaya siya makakalaya because of the maraming pwedeng technicalities eh. Doon lang sa pag-i-issue ng warrant of arrest ay pwede nang questionin ang pag-i-issue ng warrant of arrest eh. Tapos yung probable cause, no? Pwedeng questionin yung probable cause pagkat dalawa na nga yung nag-ano. So, yung sa probable cause pa lang yun ha. Sa probable cause pa nga lang eh.
may problema na sila. Sila din, sa kampo nila, Denise. Sa probable cause pa lang na problema na sila. Eh, pagdating sa bail hearing, papatunayan mo doon na mataa, malakas ang ebidensya. Paano naging malakas ang ebidensya kung ang mismong probable cause nga, eh, hirap na hirap sila? Dalawang denied sila, bago na yung pangatlo, saka sa CA lang sila lumusot. Diba? O, paano nangyari yun? Tapos sasabihin nila, strong ang evidence. Paano nangyari magiging strong evidence kung probable cause pa lang, eh, problematic na sila? So, ibig sabihin ko na ito, makakapag-bail at makakapag-bail ang isang Bong Navarro. Sure na sure yan. 99%. Kasi pagka talagang pinuwersa nila yan, kaya ayaw sumabit ni Attorney Topacio. Bakit? Sasabit siya dyan. Kasi nakikita niya na siguro, nakikita niya na masyadong demanding yung siguro may... hindi ko na alam. Siyempre, yung lola. May lola ba yan? Si Denise? Diba? Eh, siyempre, yung mga lola, yung mga pagkakaalam niya, talagang ganun nangyari. Hindi niya alam. Wala naman siya doon sa pangyayari, diba? Ang pagkakaalam niya siguro, yung mother o yung lola, o yung mother, ang pagkakaalam niya siguro ay energabyado yung kanyang anak o apo. Siyempre, iba ang kanyang pananalita. Iba yung kanyang, ano, talagang masidhi ang kanyang, ano. Eh, iba naman siyempre kung, di ba? Eh, ito, labanan ng evidence dito, hindi ito labanan ng pasigawan, lakas ng boses, or ano, di ba? Ang ebidensya talaga ang kailangan. Sabi ni Gani Rosales, may galap siya first comment section, ayun. Yung bang binigay mong address sa akin, Sir Gani, eh, yun ba yung talagang exact address? Kailangan yung talagang, ano ha, yung talagang address, ha? Para hindi ibalik sa akin. Ibabalik kasi sa akin yun pagka hindi makita, hindi mahanap ang street noon. So, marami na akong experience niya, nag-ship ako, nababalik, kaya sinisure ko talaga yung mga address. Yung talagang, yung address para makita talaga. Kasi minsan hindi makita nung nagkaano. Kaya ginagawa niyan, pick up na lang. Alam mo, may branch ng AJR sa lugar niyo, mag-pick up doon. Sabi ni Melos Miranda, mega love, shout out everyone. No? Now, thank you. Ha? Ayun, ano, supportahan niyo ang ating channel no dito. At exclusive ito, no? Ako lang ang naglakas loob na i-discuss ito, no? At syempre yan ay sasabihin nila, yaan ang ginagawa ni Baarde ay contempt of court. 'Di ba? Sub judice. Oh, 'di ba? Kailangan na madisbar na yan si Baarde. Ang hindi nila alam, hindi naman ako abogado, 'di ba? Maraming Baarding abogado pero wala, hindi ko kilala 'yon. Big joke. Ibig sabihin, mga kamag-anak ko lang yon. O, sabihin na natin, sige, kamag-anak ko. Eh, pero hindi ako yon, ba? O, kaya hindi nila ako pwede na basta-basta na madidismar. Pagkat tayo naman, eh, ito namang ating pinag-aaral, nag-aaral tayo dito, puro true, Article 3, Section 14, no, public trial. So, ito naman ay yung second complaint nga, pinag-aaral, may third complaint pa, no? So, paunti-unti, no, ay matatapos natin itong pag-aaral natin, no, dito sa kasong ito. At nakakatuwa rin naman, no, na nakakatulong tayo. Kumbaga, yung impluensya natin, nakaka-influence tayo, di ba? Kasi nakita naman natin nangyari dun sa kaso ni FLM, umatras yung, may bago nga palang balita, no, na kumakalat, no. Naku, may mga balibalita kumakalat. Ano ba yung balita? Pwede ko ba sabihin sa inyo yun? Basahin ko muna. Nagbago? Ah, okay. Ah, yung ano, humanitarian. Walang problema yun kung nagbago naman yung humanitarian. Tuloy-tuloy din naman yan. Sir, binabaloktot nila ang totoo. Sabi ni Salubre, ganyan din nangyari kay Francis, binabaloktot nga eh. Kinakamote, actually, yung talagang title ko talaga, dapat yung picture ni Laila De Lima, nila Bong Navarro, si FLM, no? Nakalagay nga dun eh, kinakamote ng korte. Ayun, kinakamote nga ba ng korte? Kasi syempre, sa pagtingin natin, parang kinamote, even the lawyer, si Libaya, di ba, sinabi niya,
mo ang naisahan, no? Sila Bong Navarro. Yun ang kanyang title, naisahan. Yun ang term na ginamit niya. Sa tingin ko nga, parang may conspiracy daw. Sabi nung isang nag-ano, may conspiracy daw. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng conspiracy. Mahina naman ako sa English. May conspiracy daw, tapos meron daw anomaly. Yun, yung mga ano, mga English eh. Di ba? Anomaly and conspiracy regarding the issuance of warrant of arrest. Warrant sa address to Mr. Certain Ferdinand Hipolito Navarro. Alright? So, yung kanyang warrant of arrest ay kina-question namin dito. Marami na, mga justices na yan ay patatanggal daw talaga yung judge dyan. Kaya siguro dumistansya na si attorney, no? Sa, siyempre, playing safe ka na rin dyan dahil mabigat ang labanan ito. Labanan ito ng malalaking tao, mga makapangyarihan. So, hindi ganun, hindi basta-basta ang ano na ito, no? The motion for reconsideration was dismissed on rejection. The third complaint, no? Ayan ito yung third complaint, ano? Sa third, tatlo pala ito. Sa third complaint naman, iniba na naman niya. Meron naman nahilo naman. Dahil may wine naman. Nako, iba na may third complaint. Ito, first time ko palang din nakita ngayon. Sa third complaint naman, meron namang ano, meron ng mga pinapainom. Ito na nga siguro yung sinasabi ng mga party drugs. Oh? Pero sa ano, iniiba-iba niya lagi. 'Di ba? Dapat 'di ba ang complaint isa lang? 'Di ba? Hindi ka pa iba-iba. Well, ano nangyari ron? Bakit iniiba-iba niya yung complaint? Yun ang problema, no? Ayan, ang third complaint. May third complaint pa pala eh. Baka may fourth pa nga to eh. Tingnan natin, ano? Tatlong complaint pala yan. Iniba-iba siya. Ayun, no? She executed three separate complaints affidavit concerning the same incident. Diburin mo. Sa ano, tatlo pala? Kala ko, binago lang niya. Dalawa lang. So, ibig sabihin pala nito, she executed three separate, no? Pakita ko, ha? Ayun, tatlo pala, oh. She executed three separate complaints affidavit concerning the same incident. Sa isang insidente, tatlo ang kanyang complaints. And change her story each time. Ayun, oh, sinabi rito. Ayun, oh, di ba? O, paano mo, ayan, papakita nyo, binabago niya eh. Okay. Ito ang iyan ko. Ito, she executed, no? Sige, ano ko lang to ha? Saglit ha, iyan ko. Para makita niyo. Ayan o, sa ano. Para makita ninyo. Ayan ano. Para i-share ko sa inyo, kasi ngayon ko lang nakita to eh. Pasabay-sabay tayo nag-aaral, ano? On the spot yan, ano? ayan. Ito nangyari. I-share ko para at least na exclusive ito. Dito lang niyo talaga matutunghayan to. Talagang dito lang yan. Walang mga ngahas na gawin to. Kasi pagka nangahas ka rito at wala, hindi mo kabisado batas, malamang ano ka talaga rito, no? So, ayan po, ha? Ayan po yan, ha? Papakita ko sa inyo. Babasahin natin, ha? She may be the face I can't forget. Maybe a treasure or the price I have to pay. She executed three separate complaints, affidavits. Pag sinabi mong affidavits, ano ibig sabihin ng affidavits? Kasi hindi mahina ako sa English eh. Pag sinabi mong affidavits, ano ba sa Tagalog yan, affidavits? Di ba? Ano ba ibig sabihin ng affidavits? Para alam natin, meaning, ano ba ang ano na, affidavits? Pag sinabi mong affidavits, anong pagkakaintindi sa affidavits? Affidavit. 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 Affidavit.
Affidavit. Affidavit. Affidavit. Affidavit. Okay. A written statement confirmed by oath or affirmation for use as evidence in court. Ang ibig pala sabihin nun, sworn statement pala yan. An affidavit is a sworn statement put in writing. When you use an affidavit, you're claiming that the information within the document is true and correct to the best of your knowledge. Like taking an oath in a court. An affidavit is only valid when you make it voluntary and without any coercion. The question is, yung ginawa ba, yung una-unang complaint ba ni hinaras ba siya doon? May coercion ba doon? Ha? Or voluntary niya lang ginawa yun? So, yun ang mga question dyan, ano? So, ayan, ano? So, ayan na, complaints of affidavits concerning the same incidents and change her story each. Change. Ayan, ano? Change her story. Pag tinagalog mo yan, medyo may na ako sa Ingles. Pag sinabi mo change her story, ano ibig sabihin? Pagka change her story, di ba parang pinapalit, nagpapalit ka ng damit, di ba? Change her story each time. Ayan, sinabi. Sa kanyang separate complaints, affidavit, affidavit yan eh. So, she executed 3 separate complaints, affidavit concerning the same incident and change her story each time. Ibig sabihin daw, sa 3 affidavit, paiba-iba ang kanyang mga pinagsasabi. As this is about complaints history about the incident on January 17 changed from no rape or anything anomalous for that matter. No rape no 17 happening first complaint affidavit to rape being committed by force. Second complaint and finally to rape being committed by rendering her dizzy and weak due to a date rape drug laced wine. So ibig sabihin, ang pagkakaiba na ito, yung una walang rape. Yung pangalawang affidavit niya, may rape na. Alright? May rape na. Tapos, yung pangatlo, binago niya uli. Ginawa naman niyang meron ng rape drug. Meron ng DC na. Dahil siya ay nakainom. Pero nung una, wala lahat yun. Kaya doon mo makikita, no? On the other hand, complainant's story about the incident on January 24 started from rape being committed by force. First complaint, absolutely having no mention about any incident. Second complaint, until the events morph into a mere attempt to rape her second complaint, affidavit. So ano ibig sabihin natin dito? Kung titignan mo ito sa first glance, at first glance, 3 beses pala itong gumawa ng nag-execute ng affidavit. Eh pag sinabi mo palang affidavit. Ulitin mo nga, affidavit. 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 Pag nag-ano pala, ibig sabihin yan, yan pala ay oath. Ibig sabihin, sworn statement. Nagbibigay ka ng sworn statement. Panunumpa. Nagbibigay ka ng salaysay before the judge or before the prosecutors or before the prosecutor office or sa attorney, no? Attorney, sa lawyer or sa prosecutor na affirmation, no? Nag-out ka doon for ano, claiming that the information within the document is true and correct the best of your knowledge, no? You're taking an oath. Pag nag-take ka kasi ng oath, pagka binago mo yan or nagkisinungaling ka, perjury. Kasi nag-oath ka, you affirm it. You affirm it with your hand and seal, no? With your signature, attest to it that you are telling the truth, nothing but the truth, so help you God. Ano ibig sabihin? Ano ba pagkakaiba nung nagsusworn ka sa judge that you tell the truth and nothing the truth sa sworn statement ng affidavit? Ano pagkakaiba nilang dalawa? Eh di ba parehas ka lang naman nagsusworn nun? Parehas ka naman nagkitaking the oath? Di ba? So parehas kang pwedeng idemanda ng perjury dyan. Di ba? Eh nagbigay, hindi ka naman kinoerce, di mo pwedeng elements na ground na sasabihin mo. Pinuwersa akong magbigay ng salaysay. Wala naman sa sarili, sila lang naman, di ba? Eh nasa ospital si Bong Navarro, basag ang mukha eh. Paano nangyari na, di ba? Eh ang dami-dami nila.
Andiyan dyan sila Cedric, saka yung mga nang Google Pay, sila, ano ba yan, sino, mga kickboxer. O, may baril pa sila. O, sino mang haras sa kanila, di ba? Eh, voluntarily, siya nagbigay ng statement. Tapos, pabago-bago siya ng statement. O, paano hindi makakalabas, no? Paano hindi makakawala si Bong Navarro dito sa kasong to? Your Honor, please consider that the city prosecutor of Taguig find no probable cause on this case, no? On this sworn affidavit of Ms. Denise Cornejo. Above all that, the DOJ find no probable cause. The same incident, they find no probable cause. So considering this matter, Your Honor, we think that the evidence against Mr. Bong Navarro, Mr. Ferdinand Hipolito Navarro, is weak, di ba? If not a zero evidence, no? So, in this changing complaint affidavit, no? Three times, no? So, ano ibig sabihin yan? Bakit tatlong beses siya nagpalit ng testimonya? Credible ba as a witness yung papalit-palit ka ng sinasabi? Eh, witness siya dyan eh. Witness siya ng crime. But she changed her story or statement, no? Or testimony three times. And each time, naiiba siya, iniiba niya yung kwento. So, as a witness, credible po ba siya, judge? Yun lang po yung tinatanong namin dito. So, mabibigyan po ba kami rito ng bail o hindi? Because, ang pinapangunahan natin dito ay if the evidence is strong, hindi kami makakapag-bail. But, if the evidence, no, almost none, and weak, bibigyan nyo kami ng bail. So, makakapag-bail si, considering all these things, makakapag-bail ang isang Navarro. Di ba? O, di nanalo tayo, palakpakan naman dyan. Walang yan, di panalo kaso natin. Di ba?